Sa ibang balita, dalawa ang nasawi sa isang insidente ng sunog sa Barangay Mariana, Quezon City. Mag-ina po ang mga biktima. Base sa imbestigasyon, nagsimula ang sunog mag-aalas 5 ng umaga sa unang palapag ng bahay. Natrap sila sa loob. Ayon sa BFP, ang ina ay 67 years old, 42 naman ang edad ng anak niya. Nakaligtas ang kasambahay nila. Nadamay sa sunog ang dalawang nakaparadang sasakyan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga kaanak ng dalawang nasawi. Hindi nga po biro ang masunugan lalo na ngayong may pandemya pa. Kaya dapat lagi po tayo maging alerto at takahanda. Kung maliit lamang po ang sunog, patayin ito gamit ang tubig o fire extinguisher. Pero kung kuryente ang sanhi ng sunog, carbon dioxide extinguisher ang dapat gamitin. Agad tumawag ng bumbero kung di kayang kontrolin. Para malaman kung nasunog na ang kabilang kwarto, salatin ang doorknob gamit ang likod ng kamay. Kung mainit ito, humanap po ng ibang daan palabas. Unang maiipon ang usok sa kisame kaya imbis na tumayo, gumapang papunta sa isang bintana o labasan. Takpan din ng basang tela ang ilong o para ho di malanghap ang sunog, ang usok. Kung nasusunog ang suot na damit, mag-stop, drop and roll habang nakatakip sa mukha ang mga kamay. Para naman maiwasan ang sunog, huwag iwang bukas ang kalan o hayaang nagbabaga ang uling na panluto. Ugaliing inspeksyonin kung may tagas ang tangke ng LPG at kalang digaas o kerosene. Palitan din ang kable ng kuryente na luma at sira na. Sa mga gumagamit naman ng extension cords, iwasang punuin ito ng mga nakasaksak na gamit. Huwag i-overload ang extension cords. Ilayo ang kahoy, papel, tela at iba pang mga bagay na madaling masunog sa kandila at iba pang maaaring pagmulan ng apoy. At importante ding planuhin ng pamilya ang ruta palabas ng bahay kung sakaling magkasunog. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.